Ngayong araw ay susubukan nating pasukin ang isang lagoon sa loob at sa ilalim na bahagi ng kuweba na isa sa pinagmamalaki ng Barangay Alibog dito sa bayan ng Magsaysay, Occidental Mindoro. So tara guys, samahan niyo po kami sa panibago na naman po nating adventure ngayong araw. Maraming salamat po. Hindi po tayo maliligaw kung pupunta po tayo dito dahil meron po mga signages sa mga daraanan po natin. Puro kawayanan guys yung dadaanan natin dito sa lugar bago makarating dun sa kuweba. Tapos aakit pa po tayo sa bundok. Hindi naman po katasan. Pero dito sa part na to guys, dito pa lang kami guys, hinihingal na kami. Dahil may inakit po tayong bundok kanina. Kung nakita niyo po kanina sa video. So, 79 meters bago dun po sa kuweba. Nakakahingal. Pero malapit na tayo guys sa kuweba. So dahil mula dito naamoy ko yung mga paniki, yung mga dumi ng paniki. So yun guys, oh, kailangan nating babain tong medyo mataas na to guys. So, pababa na po yung ating kasama, si Ubadero mga. Nalaglag na kasi ako dati guys, so medyo alanganin ako sa mga ganitong pagbababa. Pre, pakihawak ka to pre. Pakihawak daw natin yung kanyang camera. Thank you. Ang kuweba na ating pupuntahan ay under na nga DNR at nakakatuwa dahil processing na siya for tourist attraction. At dahil ang lugar ay sa kaupapagmamayari na isang kumpanya, kaya hindi ganun kadali ang pagpuproseso nito. So nakakalungkot lang guys dahil yung mga nagpupunta dito, iniiwan nila yung mga basura. So mamaya guys, iipunin natin to dahil meron po tayong dalang sako lagayin mga basura. So papasok na tayo guys sa kuweba. Ang historical na pangalan pala ng kuwebang ito ay Penny Cave, pero mas kilala po siya sa tawag na Crystal Cave dahil po siguro sa malakristal na tubig ng lagoon dito sa loob ng kuweba. Normal lang guys sa mga ganitong kuweba guys, yung makakaamoy ka talaga ng mga dumi o mga ihi ng paniki. Medyo mapanghit dahil ito talaga yung mga tirahan guys, mga paniki ang kuweba. So medyo malapit na tayo guys, kailangan natin magdahan-dahan dahil pagtay na dulas, tuloy-tuloy tayo dun sa iba na puro bato. Diyan guys yung tubig dito guys, oh. Napakalinaw pero napakalalim ng lugar guys. Nakakalungkot lang guys dahil napakaraming basura sa loob. May iba't ibang klase ng basura po ang makikita natin dito sa loob, tulad ng mga pinagbalutan ng chichirya, plastic bottle ng soft drinks, mga basag-basag na bote ng alak at kung ano-ano pa. Sa mga pupunta po dito kahit saan mang lugar na may ganitong klaseng likas na yaman, ugaliin po sana nating magdala ng lalagyan para sa ating mga basura. At bigbitin po sana natin itong pauwi at itapon sa tamang basurahan. So pupulutin na natin guys ang mga basura dito sa loob ng nagkalat.
para hindi masyado na yung matulo. So, hindi. Agad mo kunin natin na sako. Oh, mga basag, oh. Dami. Grabe, ang dami, oh. Ito na ID na lang. Kung nakita na sa unang o sa labi na mayroon maliliit na kalat o bagay na magkalat, binubulo sa liba. So, napakagandang example ng mga bata. At least, nabawasan, di ba? Lalim. May pinagbarata ng shampoo. Tas ka talaga. Yun yan, bote. Ito ako namin guys, kulay na kami. Lasan, kulay green. May mga basag na buti. Pasador. Hinawakan mo yan? Oo, hinawakan ko yung pasador. Nakatakot sa hawakan yung mga buti guys. So nakapulot na kami ng basura, kalahating sako na. Pero hindi pa kami nangangalahati ni Mindoro Adventures. Magbabasura kami dun. Yan, dami na namin nakuha. Dito ako nadulas. Buti, hindi ko nasintruhan yung bubog. Sa puwit ko pa naman. Shout out natin siya. Bagong kapitan ng Barangay Alibog, magsaysay accident at hindi napakabait. Napakabait, tsaka napaka-interesting siya kausap. At mabuti na lang, yung kasamahan ni Kapitan ay kwento yung history ng kuweba na to. Isang sako na. Buhat. Bigat. Bigat. Yan. Isang sako na masura. Ayan. I-offer dito, pre. Hindi nila alam na nakakasama yan sa ano. Dapat nga, bawal dito mag-ihaw eh. Mahirap sa kalabang buwan dito. So may mga tubig pa guys. Di ba ka mahiwa yung mga kamay namin? Hindi pa naman ako sanay masaktan. Dito siya guys. Masaktan. So may chinelas pa dito guys. Shout out nga pala sa mga chinelas nito. Ito na yung ano, chinelas mo nawawala. Butas na siya guys. So maaaring dito na siya. Grabe oh. Gang dito. Abandoned battle. Abandoned battle o abandoned lagoon. Sana. Doon bati ang sa loob ng kuweba. Naligay sa bote. Pre, oh. Ginto. Yan ka lang naman. Sabihin na naman ako. Ginto, yan. Bisang binabasa ko guys yung mga comment section nito. Pag minababanggit siyang ginto, andiyan ka na naman. Ginto ka na naman. Sabihin na. Ang bati. Sa ating sako na, parang mapupuno natin isang sako, ha? May puro bote, guys. Mamaya. Benta kaya, may binibili ba guys na ano, mga basag na bote? Maligo. Meron sa Manila, mga basag na bote. Punta na naman isang kilo. Kilo-kilo ba? Kilo-kilo, mura lang yata. Piso. Piso, isang kilo. Oh, shout out sa nawawala na suklay. Mm-hmm. Iinumin mo yan? Yes. Anong lasa kaya yan? Tatlong gram. Tignan mo na yung maliit na yun. Anong lasa? Maalat siya guys. Maalat? Maalat alat. Dito rin ba maalat alat? Hindi. Hindi na paniki guys. Oo na. Napakalinaw guys ng tubig.
So kung titingnan nyo po, para po siyang mababaw, pinapakalalim daw po pala nitong lago na to sa loob ng kuweba. So kung titingnan nyo po, napakalinis po ng tubig. Pero ayon po sa Bifar, hindi po advisable na inumin ang tubig dito sa lagoon sa loob ng kuweba. Dahil siguro ang tubig ay connected sa dagat at medyo may kaalatan. At bukod doon, maaaring ang tubig dito sa lagoon ay contaminated mula sa mga basurang itinatapon dito sa loob. At ayon po sa aking research, 164.16 square meters po ang sukat ng lagoon dito sa loob ng kuweba at may lalim pong 5 metro. At kung nakikita nyo po, meron din pong naninirahang mga hipon dito sa lagoon. Pero bawal po silang hulihin. Dahil ang madilim at tahimik na lagoon na ito ay pinaniniwala ang binabantayan ng mga hindi nakikitang elemento. At pinaniniwalaan din ang tubig dito sa lagoon ay nakakapagpagaling ng mga taong may mga sakit sa balat. At meron din po akong namataang mga isda, hindi lang po nakuhanan ng video. Meron din po nagluluto dito guys. Tulad po nung nasabi ko dun sa isang video ko kamakailan. So iwasan po nating magluto sa loob o magsunog. Dahil po yung isa po sa nakakapekto sa paglaki ng mga stalagmite o stalactite sa loob ng kuweba is yung usok. So kapag lagi po silang open sa mga ganun, sa mga may nagluluto sa loob o mga nagsisiga, mamamatay po yung mga stalagmite or stalactite o magsisialisan po yung mga paniki sa loob o mga balin sa sayaw na nakatira. Nakikita nyo guys, napakaraming paniki guys. So nagliliparan sila, nababalisa sila dahil nandito kami sa loob. So kami pauwi na guys. Bit-bit namin yung aming pinulot ng mga basura sa loob. So ang mahirap nito, napakabigat nito. So pagtutulungan namin ng kasama ko ng silbadero mga yung aming nakuhang basura dito sa loob ng kuweba. Tignan mo guys yung mga tinapon ng mga tao dito guys. Halos kalahating sako. Karamihan dito yung mga bote ng mga alak, mga ininom na. Excuse me guys. Ito mahirap guys. Biruin nyo guys. Grabe, bigat. Okay sana kung may hagdan eh, no? Wala eh. Kailangan mo kumapit sa lupa at sa bato. Grabe, bigat. Amis buhay, may akit lang yung mga basura niya. Bigat lang. Para to. Yan. Kahit saan may mga basura. Loob at labas na bahagi ng kuweba. Daming basura. Okay. Dami. So hanggang dito lang guys yung aming video dito sa lugar. So maraming salamat po sa mga nagtapos ng video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po, ingat po and God bless.